Hi guys! Welcome sa panibagong video at ngayon, tingnan natin ang all-new Honda ADV150. Engine displacement of 149.3cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, and powered by ESP or Enhanced Smart Power System. Naka-disc brake din ito harap at likod, ngunit harap lamang ang may ABS. Telescopic fork para sa harap at wind Showa shocks naman sa likod. Pagdating naman sa gulong, ang harap ay may sukat na 110, 80, and 14 inches of diameter. Sa likod naman ay may sukat na 130, 70, and 13 inches of diameter. Nasa left side ang signal light, busina, high beam at low beam. Sa right side naman ay ang electric starter, hazard, at ang idling stop. Malaking tulong lalo na sa mga intersection, sa mga stoplights, o kung matagal kang nakahinto. Bagay na bagay pang long drive with a fuel consumption of 49 kilometers per liter and 8 liters of fuel capacity. Hindi rin ito pahuhuli dahil ang lahat ng ilaw nito ay full LED. So, buksan naman natin ngayon yung gas tank. Ayan. Medyo maalog kapag nakabukas. Pagbukas lang naman. Kapag nakasara, hindi naman siya ganun maalog at maingay. And open natin to. Ayan. Lagi pang dumudungaw dyan yung naggagas para sipatin kung puno na. And meron tayong space pa dito. Diyan ko din ilalagay yung aking pamunas na motor. Hindi na rin problema pagdating sa compartment dahil meron itong 28 liters na space. Kasyang-kasya yung mga gamit mo, lalong-lalo na kung maglilibot ka o kung maglo-long drive. Natry ko nang ilagay dito yung aking jacket, bag, kapote. Natry ko na din lagyan ng sapatos, yun nga lang ay hindi kasya ang full-size helmet. Half-size pwede, yun nga lang hindi mo talaga kayang ipilit na ilagay yung full-size helmet. Once na i-open mo yung takip nito, hindi naman siya aalog-alog dahil spring-loaded din siya kagaya ng sa may gas tank. Sa ilalim, nandyan yung ating basic tools, yung mga pamihit. At syempre, sa upper part, andun yung lalagyan ng ating papel ng motor. Punta naman tayo ngayon sa seat cover niya, na kung mapapansin nyo ay may gray at black combination, na talaga nga namang mas bumuhay pa sa design ng motor. Yung texture, yung tahe, at yung materials na ginamit, masasabi ko talagang quality. Yun nga lang, isa sa napansin ko, simula nung dinrive ko na siya, lalo na kapag matagal, ay madulas yung black part na yan. At nababanat din yung pantalo na suot ko. Nababanat yung black, nababanat din yung sa may suot kong short o yung pantalon. Other than that, wala naman ako ibang napansin. At wala rin naman akong balak magpalit pa sa ngayon ng seat. Gusto kong masulit muna yung stock. Huwag lang bubutasin ang pusa. Sa gilid ay mayroon pa itong bulsa. Kailangan mo i-press para bumukas. At sa loob, mayroon na itong designated power outlet. Tamang-tama para sa mga biyaherong mahilig magdala ng kanilang mga gadgets at inaabutan ng pagkalubat sa daan. Gaya ko. Pero syempre, kailangan pa rin natin bumili ng separate na charger dahil hindi yan kasama sa motor. Ang space sa loob ay hindi naman ganun kalakihan pero pwede na rin para sa cellphone, wallet o iba pang maliliit na bagay. Okay, so meron tayo ditong button para sa seat, para sa gas tank. At sa gilid, meron ditong maliit na chip. So, pag inalis mo siya, ayan, meron siyang maliit na bilog. Yan ay kung sakali lamang na maiwan mo yung susi sa loob ng compartment. So, meron tayong susi dito. Ayan, nagagamitin mo para buksan siya manually. And ayan. Mapapansin rin na emblem na ang nakakabit dito, unlike sa mas nauna na sticker pa. Para sa akin, komportable ang normal seat.
Pero dahil long-legged ako, hirap akong idiretso ang aking paa. May spring din ang ating footrest. So hindi naman siya maalog. Tama-tama lang para sa angkas mo na hindi mangangawit. Adjustable din ang windshield nito na pwede mong itaas o ibaba. Depende sa kung anong style ang mas gusto mo. Isa pa sa kagandahan ng motor na ito ay meron na din itong built-in alarm. Kailangan mo lang pindutin yung gitnang button, makakarinig ka ng dalawang beep. Ibig sabihin yan, naka-on na ang alarm para sa kung sino man na magtatangkang gumalaw. Ayos, di ba? At para alisin ang alarm, pindutin lang ulit. Halimbawa man at mayroon kang nakatabi sa parking na parehas, kulay pula na Honda ADV-150 at nalilito ka, i-press mo lang ang pinakataas. And there you go! Magbiblink din ang signal lights nito para mas madali mong ma-identify ang motor. Hindi mo maiswitch ang motor kung hindi ito naka-unlock. So, kailangan mong i-press and hold ang pinakababang button. Antayin mo mag-green. Ibig sabihin yan, naka-unlock na. And ganun din, vice versa, kung gusto mo siyang i-lock. Press and hold ulit at intayin mag-red. Ibig sabihin yan, naka-lock na ang motor. Nariyan din ang instrument panel na nag-i-indicate ng speed, time, date, fuel level, battery, temperature, o halos mga basic na kailangan nating makita about sa motor. Disclaimer lang po na hindi ako expert pagdating sa motor at marami pa akong hindi alam patungkol dito. Ngunit sana kahit papano'y nakapagbigay ako ng informasyon sa pamamagitan ng video ito. Once again, this is CK. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Magkita kita tayo ulit sa susunod na video. Bye!